Hello! Kamusta kayo lahat? Welcome sa panibagong episode. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang credit card basics o ano nga ba yung mga bagay na dapat natin matutunan when it comes to having a credit card. Ano nga ba ang credit card? So, this is my credit card in RCBC. Expired na to. Usually, meron kang makikitang chip. And dito sa ilalim, isasabihin niya if it's a Visa credit card, a MasterCard, or an American Express. So, may mga brands kasi yung credit card. And then, at the back is usually your CVC code or yung 3-digit code and your signature. And then, may expiration din yung credit card. But what is important with having a credit card like this is that when you have a credit card, as what you call it, credit card, it means that you can use this card to buy something but you don't need to pay it yet. So, para kang umutang, okay? Inutang mo muna siya. And for each credit card you own, may tinatawag tayong credit limit. Yung credit limit is yung maximum amount na ibinigay sa'yo na banko na pwede mong gamitin for having a credit card. So, for example, kung yung credit limit ko dito is 100,000, then I can buy something worth 100,000 or I can buy accumulated purchases that is worth 100,000 or less. As long as hindi ka lalampas sa credit limit mo, then that's fine. Ngayon, ano ba yung pagkakaiba ng credit card sa isang debit card? So, ang pagkakaiba kasi nun is, ang credit card at ang debit card, ang pagkakaiba nun ay simple lang. Ang credit card, binibigyan ka ng credit limit at based sa credit limit, yung pwede mong magastos. Ang debit card naman, hindi siya based sa credit limit mo, but based on your total available balance na meron ka sa savings account mo. So, ulitin ko, based on credit limit, andito naman sa isa, based on your total current balance. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is, yung debit card mo na savings account din, kung magkano lang yung total available balance mo dyan, yun lang yung pwede mong magamit. And ang isa pang pagkakaiba nito is usually pag gumagamit ka ng debit card, they will ask for your PIN bago siya ma-approve. When it comes to credit card naman, usually hindi na siya mag-a-ask ng PIN. Isa-swipe mo lang siya and that's it. You sign and tapos na. What is important in having a credit card is this. Having a credit card is actually a responsibility. And marami akong naririnig usually ng mga tao na sinasabi nila na gusto nila ng malaking credit limit. Pero you have to remember that with great credit limit comes great responsibility to pay that amount kung sakali mang ginastos mo yung buong amount na yon. Now that we know what is a credit card at yung pagkakaiba niya sa isang usual na savings ATM card, punta na tayo sa second part. Yung second part is, paano nga ba ma-approve or paano nga ba mag-apply ng credit card? So, nag-work ako sa Bank of the Philippine Islands for 8 years at nagpa-process kami ng credit card applications at nag-a-assist din ako ng mga clients for them to be able to prepare their documents para ma-approve sila sa credit card. Usually, you have to be 18 years old, you have to have a regular income, okay? You have to have a good credit history, and you should have, of course, a valid ID to prove na ikaw yung nilalagay mo dun sa papel with signature, of course, yung valid ID. And then when it comes to bad credit history, ano ba ibig sabihin nun? Yung mga banko kasi, meron silang tinatawag na
world search or meron silang tinatawag na system wherein makikita nila doon yung credit history mo, hindi lang sa banko na yun, kundi pati sa ibang banko. So, kapag nagkaroon ka ng pangit na history before sa ibang bank at hindi mo siya na-settle, maapektuhan yun nung application mo. And you have to also remember that if may asawa ka, for example, na may bad credit history, maapektuhan ka din doon kahit na hindi siya yung nag-a-apply, kahit na ikaw. It's dahil mag-asawa kayo. So, apektado ka din. Kaya it's good to really have a good credit history. And it's good to not always miss your payment or hindi mo tatakasan talaga yung utang mo sa credit card or else maapektuhan yung applications mo. And then, when it comes to income, ang usually na hinihingi ng banko is 3 months latest payslip or your latest income tax return or your certificate of employment. Usually, hinihingi nila tong mga to prove na stable yung income mo. And I believe na at least 15,000 per month dapat yung kinikita mo or more for you to get approved. Bakit sa tingin nyo hinihingi to ng banko? Kasi parang tao lang yan, di ba? Hindi ka magpapautang sa isang tao or hindi mo bibigyan yung tao ng credit line. For example, yung credit card limit kasi, yun yung parang credit line mo eh. So, hindi kita bibigyan ng credit line if hindi ko makikita na kaya mo or may capability kang magbayad. So, basically, yun yung mga requirements for you to apply. At kung wala ka namang tinatawag niya regular source of income, kung self-employed ka, usually, ang hihingin lang is yung valid ID mo at yung income tax return ng business mo, I believe for 1 year or 2 years, or yung audited financial statements mo, like yung balance sheet, income statement, cash flow statement. So, in short, the more na maipapakita mo sa banko that you're capable and that you have a good source of income with no bad credit history, the more na mas ma-approve ka. Natapos na tayo sa pagde-define ng credit card, ang difference niya sa isang savings account, at ano yung mga requirements to have that. Punta naman tayo sa fees. Pangatlo. So, when you have a credit card, I have to remind you na bawat credit card may mga fees. And may 4 common fees na meron ng lahat ng credit card. The first is yung tinatawag na annual fee. Yung annual fee, ito yung parang joining fee. Ito yung fee na binabayaran mo para makuha mo yung mga rewards or yung mga features or benefits sa pagkakaroon ng card na yon. Kasi ang maganda sa pagkakaroon ng credit card is hindi ka lang magkakaroon ng credit card limit o yung amount na pwede mong gastusin, magkakaroon ka rin ng mga benefits, perks, and privileges depende doon sa credit card na in-applyan mo or depende doon sa banko kung saan ka nag-apply. Halimbawa, yung BPI, lagi silang may promo na pag nag-spend ka ng worth 3,000 worth of purchases in a single transaction or 5,000 worth of purchases in a single transaction, may libreng Chicken Joy or may libreng bucket of chicken. For example, yung Metrobank before, may promo din silang ganun na if you spend at least 2,500, may libre kang cheeseburger sa McDonald's or Mamon sa Red Ribbons. Ay, parang yung Mamon yata sa Red Ribbons is East West Bank. So, and aside from that, may kanya-kanya ding features yung credit card. Depende kung anong klaseng credit card yung kukunin mo. Meron tayong mga credit card na may cashback feature when it comes to groceries. Meron din naman tayong credit card na may cash rebates. Meron din tayong credit cards na may points when you travel. So, yun yung binabayaran mo sa annual fee. Yung annual fee, usually, binabayaran yan annually, kaya nga annual fee. Ibig sabihin, bawat taon. At nagre-range yan as low as 1,500 pesos per year up to 3,000 to 3,000 or even 5,000 pesos per year. Depende kung gaano kaganda yung features ng credit card mo.
ang advice ko sa inyo is that kumuha kayo ng card na walang annual fee. Kasi sayang din eh, 'di ba? Sayang din yung 1,500 every year. Isang sakong bigas din 'yon. And may mga credit card companies din na nag-o-offer ng annual ng monthly fee instead of annual fee. I think yung BDO Shopmore na credit card, pwede mong bayaran yung fee every month. But then, sabi ko nga, mas maganda yung mga walang annual fee na credit card. So, for example, yung mga walang annual fee na credit card is yung Citi Rewards MasterCard. And then, meron din tayong Metrobank M Free MasterCard. And so far, yun pa lang yung alam kong walang annual fee. Pero, paminsan-minsan, yung mga banko na to, nag-o-offer sila ng no annual fee for life. So, yung sinabi ko, no annual fee for life, yun na. Pero may mga banko minsan na nag-o-offer din ng no annual fee for life. Makikita mo sila na nasa gitna ng mall na sinasabi nila na sign up, no annual fee for life. Yung pag may nakita kayong ganun, i-grab nyo yung opportunity na yun. Kasi ang sarap ng feeling na may credit card ka at na-enjoy mo yung benefits without having to pay the annual fee. So, I have an RCBC card, a Metrobank card, and a Citibank card. Yun yung 3 active credit cards ko ngayon. Lahat yun, walang annual fee for life. So, hindi ako nag-iisip na, itong year na to, may babayaran na naman akong annual fee. Kasi usually tayo, di ba, nabibigla na lang na may na-charge na naman. So, yun yung first. Yung pangalawa naman na fee na kailangan yung alamin is yung late payment fee. Okay, late payment fee is, syempre, pag kumukuha kayo ng credit card, so for example, itong credit card ko na to, ginamit ko para bumili. So, ano ba ngayon? For example, nung March, okay, March 15, sinwipe ko to, bumili ako ng worth, sabi na natin, 10,000 pesos. So, darating yung statement mo, parang Meralco lang na bill. Ilalagay niya doon kung kailan yung due date. Okay? So, kung sa Meralco, puputulin ka ng kuryente, sa credit card companies naman, pag hindi mo nabayaran on time, ang mangyayari ay may charge, may late payment charge. And it could go as high as 800 pesos. Natatandaan ko nung may Metrobank akong credit card. Grabe. Isang araw lang yung na-missed ko. Charge na nila ako agad ng 800. And unfortunately, hindi naman lahat ng mga credit card companies, pag chinage ka ng late payment fee, i-reverse nila yon pag nakiusap ka na. For example, nakalimutan mo lang. So, yung Metrobank mahigpit sa ganyan. In my experience, BPI, Citibank, minsan nalate ako ng 1 day, 2 days, hindi naman nila ako chinage. So, I think may grace period sila. Pero syempre, mas maganda pa rin magbayad ka before the due date. To avoid the late payment fee. So, yun yung pangalawa. First is annual fee. Second is late payment fee. Yung third naman na fee na napaka-importante din is yung tinatawag na interest finance charge o yung interest rate dun sa card mo. So, pag kumuha kasi ng card na ganito, may tinatawag na interest charge as high as 3.5% to 5.5% per month, depende sa card na gamit mo. Ano ba? Ano ba ibig sabihin ng interest charge? So, yung banko, okay, pag hindi mo binayaran dun sa due date, yung buong amount, okay, for example, ako, di ba sabi ko, nung March 15, may charge ako 10,000 pesos dito, dumating yung, statement ko, nakalagay doon, okay, due date mo, April 15, okay, total amount due mo is, of course, kung ano yun, yung sinwipe ko, which is 10,000. So, yung total balance na kailangan kong bayaran is 10,000. Okay? Pero kasi, itong mga credit card companies na to, matalino din sila. Alam nila na minsan, hindi mo agad mababayaran ng buo. So, may tinatawag silang minimum amount due. Yung minimum amount due, well, self-explanatory, yun yung amount na minimum na pwede mong bayaran para okay ka pa rin. Okay, okay ka pa rin sa kanila. Good pa rin yung credit history mo. Okay?
Ang nangyayari kasi sa mga tao is, unfortunately, hindi nila binabayaran yung total balance at ang binabayaran lang nila is yung minimum amount due. Of course, pabor ito sa credit card companies kasi oras na, okay? Oras na binayaran mo lang yung minimum amount due, ito na yung pagkakataon nilang i-charge yung 3.5% interest dun sa unpaid amount. So, for example, 10,000, ang binayaran ko lang is, sabi na nating 1,500 or 2,000. Yung natirang 8,000 doon, magkakaroon yun ng interest, okay, na 3.5%. At yun, yung interest na yun ma-apply sa susunod kong billing. At kung may recent purchases pa ako, minsan, pati yun, pwedeng magka-interest. So, depende kung paano kinocompute yung interest charge dun sa banko nyo. So, it's good to read the fine lines on how the interest charge is being computed by your bank. Kaya nga, lagi kong sinasabi, kung ayaw mong magka-interest sa credit card, you have to pay on time and you have to pay in full. If kaya mo yun gawin, if nakaka-pay ka in full, then I don't think it would hurt for you to own a credit card. Kasi wala naman silang kinikita sa'yo. And you're just using your credit card, maybe 4 points, or sabi ko nga yung mga features ng credit card na gusto mong ma-avail. That's why you use it rather than using a debit card. Last but not the least, is yung tinatawag na foreign transaction fee charge. So, ito yung charge na ina-apply pag yung card mo is ginagamit mo sa isang store, whether nandito ka sa Pilipinas or wala ka sa Pilipinas, pag chinarge mo yan sa isang merchant na hindi Philippine-based, magkakaroon ka ng tinatawag na foreign transaction fee or yung fee na kailangan mong bayaran because hindi peso to peso yung naging transaksyon. So, basically, yun yung 4 fees na kailangan mong tandaan when it comes to having a credit card. So, I think na cover na natin lahat ng pwede nating matutunan when it comes to credit card. So, at the end of this video, I will just leave a message na if you feel that you're not the type of person that can handle credits or can handle a credit card, just use a debit card instead para alam mo yun, bayad agad, hindi mo siya kailangang alalahanin pa kasi with great credit limit comes great responsibility and having a credit card is a responsibility. If hindi ka marunong mag-manage ng pera mo at makakalimutin ka at feeling mo yung credit limit mo is actually your own money, then nagkakamali ka. Kasi your credit limit is not your money, but a line, okay? Just a credit line that you borrowed from the bank. So, every time na ginagamit mo yun, you have to pay it. You have the responsibility to pay it. Because if you can't do that, then sabi ko nga, you'll have a very poor credit history at may hirapan ka talaga kumuha ng any types of loan in the future. I hope you've enjoyed this credit card 101 or credit card for beginners. My next video would be about my tips on how to use your credit card smartly and para hindi ka malubog sa utang and yun. So, hope to see you on that next video. Hope may natutunan ka. And if yes, like, subscribe, and leave a comment. Bye!